kwentong takip silim. Mamay. Magandang gabi, Sir Jupiter. First time kong magbahagi ng totoong kwento ko tungkol sa naging karanasan ko sa mga kababalaghan. Ang pangalan ko ay Gio, 35 years old at nakabase ngayon sa Fresno, California, kasama ng aking pamilya. Matagal na pong panahon ang lumipas, pero hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa akin at sa aming magpipinsan ang nangyari ng araw na iyon. Ang pamilya po namin ay nakabase sa New Jersey noong araw. Kinuha po kami ng lola at lolo ko para maging residente doon. Doon ako pinanganak kasama ang mga pinsan ko. Mayroon pong pinsan ang aking lola, si Lola Pisang. Pero kaming magpipinsan ay tinatawag siyang Mamay. Siya po ang nag-alaga sa amin. Nakalakihan ko po siya at kung titimbangin ay parang mas naging magulang pa siya kesa sa totoo kong magulang. Aaminin ko po at matagal kong kinimkim na hindi po maganda ang trato ng lola at lolo ko kay Mamay. Maging ang mga auntie at uncle ko, pati na rin sila Mommy at Daddy, ay hindi po maganda ang trato sa kanya. Tubong Pampanga po si Mamay at kinuha siya ng lola ko para po makasama siya dito sa New Jersey noon at pinangakuan na bibigyan siya ng magandang buhay. Pero kabaligtaran po ang nangyari. Naghirap po dito si Mamay at dahil kaming magpipinsan ay mga bata pa lang sa panahong iyon, ay wala kaming magawa sa tuwing makikita namin kung paano siya tratuhin ng mga sarili niyang pamilya at kadugo. Hanggang ngayon po, Sir Jupiter, ay may sama ako ng loob sa aking lola at lolo dahil sa mga maling tratong ginawa nila kay Mamay. Alam ko pong mali ang magtanim ng sama ng loob, pero labis po akong nasaktan sa mga nangyari noon. Taong 1998 po nang pumanaw si Mamay dahil sa katandaan sa edad na 87. 5 buwan po matapos siyang mamatay ay parang buhay pa rin sa isipan naming magpipinsan si Mamay. Buwan ng October nang nangyari ang isang pangyayaring kahit kailan ay hindi ko po makakalimutan. 11 years old ako noon at may sapat ng isip para malaman ang mga bagay. Isa po sa mga hilig na gawin ni Mamay noon ay ang magtuklip ng mga damitan habang nakaupo sa simento at magkwento ng mga karanasan niya noong siya ay bata pa. Tandang-tanda ko po ay umaga ang araw na iyon bandang alas 11. Sila Lolo at Lola ay nasa kwarto ng mga oras na iyon dahil both of them po ay naka-oxygen na at naka-wheelchair na si Lolo. Kaming anim na magpipinsan po ay nasa sala at naglalaro ng nuwi sikat pang PS1. Ako, si Shira, 10 years old, Ben, 11 years old, Ulysses, 9 years old, Kim, 7 years old, at ang pinakabata na si Thunder, 4 years old, na paborito ni Mamay noon. Masaya po kaming naglalaro noon at naghihintay na matalo ang isa sa amin para palitan ng ibang player. Nagkukumpulan po kami noon sa tabi ng fireplace dahil malamig na po noon at papasok na ang November at snow. Habang abala po kami sa paglalaro ay hindi namin napansin si Thunder na nasa may tabi na ng lamesa malapit sa kitchen. Una pong nakapansin sa kanya ay si Ben. Nagulat po kaming lahat nang sumigaw siya kaya kami din ay napalapit sa kanya. Doon po namin nakita si Thunder. Nakaupo sa simento at tuwang-tuwa na parabang si Mamay kapag nagkukwento habang nagtitiklop ng damit.
Ilang segundo lang po ay sinabi niya ang salitang Mamay Ter. Mamay Water, yun ang ibig sabihin niya roon. Hindi ko po alam kung anong mararamdaman ko ng oras na yun. Hilabot at takot. Wala pong nagsalita sa aming magpipinsan. Tulala kami at ni ang pagtakbo ay nawala sa isipan namin. Maya-maya po ay naglakad palapit si Thunder sa kwarto ni Mamay. Laking gulat po namin na bukas iyon. Dahil mula nang mamatay si Mamay ay inilak na iyon at hindi na ginamit. Pagkabukas ni Thunder sa pinto ay humiga siya sa kama ni Mamay noon at bigla na lang umiyak ng umiyak. Doon na po tinawagan ni Shira si Auntie Mel sa telephone at sinabing nakabukas ang kwarto ni Mamay at umiiyak si Thunder sa kama ni Mamay. Tulala po kaming lahat at walang kibuan hanggang sumapit ang gabi. Nandoon na rin po ang magulang namin. Sa bahay na iyon ay may anim na kwarto. Ang isang kwarto po ay sa aming magpipinsan at ang natira po ay sa mga magkakapatid. Sila Mami, Daddy at sila Auntie at Uncle. Bandang alas 9 po iyon nang marinig namin ang paboritong humming song ni Mamay. Paborito po niya ang kantang Itanong Mo sa Mga Bata ng Asin. Dinig na dinig po namin ang boses niya at sabay talukbong po kami ng kumot sa sobrang takot. Palakas po ng palakas ang boses hanggang sa umiyak na kaming lahat at magsisigaw. Doon lamang po tumigil ang boses at nagsipasukan na ang mga magulang namin sa kwarto. Sinabi namin ang nangyari at dinig at tanda ko pa ang salitang sinabi ni Uncle Bobet na ama ni Kim. Mamay, isto na imula pamatakutan din anak. Matudtod na lang kalunusan mula rugo. Ibig sabihin, Mamay, tama na. Huwag mo na takutin ang mga bata, matutulog na sila, maawa ka naman. Mula po noon ay hindi na nagparamdam si Mamay kahit kailan sa amin. Ngayon pong matanda na kami at may sarili ng pamilya ay tanda pa rin naming magpipinsan ang nangyaring iyon. Alam ko rin po na hindi naman gustong takutin kami ni Mamay. Panigurado po, kasi kung buhay pa iyon, ay lagi niyang bitbit si Thunder na ngayon po ay 27 years old na at may isa nang anak. Salamat po at sana po ay mapili niyo ito at marinig ng mga pinsan ko at maalala nila na minsay sa buhay nila ay may Mamay na umaruga sa amin. Ano ang kinamatay ni Jenilyn? Magandang buhay po sa inyong lahat, lalo na po sa inyo, Sir Jupiter, Sir Chris at Ma'am Chris. Dahil sa wakas ay nakalis na ako sa aking pinapasukan, nagdesisyon ako na ibahagi ang karanasan ko. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang babaeng multo na hanggang ngayon ay hindi matahimik. Taong 2019 ay nakapasok ako sa isang fast food chain sa Manila. Yung pinapasukan ko na iyon, 24 oras na bukas. At noong panahon na iyon, natalaga ako sa panggabi. Boring at nakakaantok po talaga kapag ganoon ang oras mo. Kakaunti na kasi ang mga customer, lalo na kapag alas 12 hanggang alas 3. Baguhan pa lang ako noon, pero naging close ko na agad ang mga katrabaho ko. Kung sila inaantok sa trabaho, ako naman ay mulat na mulat dahil sa isang dahilan. Tuwing alauna hanggang alas tres kasi, may nagpapakita sa akin na babae. Yung babae na iyon ay nakasuot ng mahabang bestidang puti.
may mahaba siyang buhok na nakatakip sa mukha. Sa totoo lang, Sir Jupiter, hindi po talaga ako takot sa mga multo. Basta wag lang akong guguluhin. Pero kasi sa kaso ko na to, hindi niya talaga ako tinantanan. Kaya napilitan na lang akong umalis. Ganito ang unang senaryo ng karanasan ko. Alauna ng madaling araw, inutusan ako ng manager namin na umakyat sa rooftop. Yung store kasi namin ay nasa second floor. Yung baba naman, tindahan ng sapatos. Kaya wala kaming magagawa kundi sa rooftop ilagay ang basura namin. Ngayon, pag-akyat ko sa rooftop, medyo madilim doon. Tinambak ko lang yung mga itim na garbage bag doon. Nang aalis na sana ako, bigla ko pong napansin na parang gumalaw yung malaking plastic. Para bang may kung anong meron sa loob. Napahinto naman ako at napaisip. Baka ako may pusa lang, kaya binuksan ko yung plastic at tiningnan ko. Pero laking pagtataka ko, wala namang pusa sa loob. Puro pinagkainan lang ang nandoon. Sabi ko sa sarili ko, baka namalikmata lang naman ako. Lala na rin siguro ng pagod at kaunting antok. Bumalik ako sa tindahan namin. Yung manager namin, may inutos na naman. May isa pa palang plastic na nakalimutan. Bago ko dalhin yon sa rooftop, tiningnan ko muna sa loob kung may ibang laman. Wala naman. Pagbalik ko ng rooftop, nilapag ko lang ulit. Inayos ko yung ibang plastic kasi nagkalat yung iba. Hindi ko lang alam, Sir Jupiter, kung malikmata pa ba yung nakita ko. Kasi doon sa may railings ng rooftop, may napansin akong babae na dumaan. Papunta siya roon sa tambakan ng mga galon. Sinundan ko siya kasi akala ko may tagalabas na nakapasok. Pagpunta ko roon, wala na akong nakita. Inilawan ko pa nga ng cellphone ko. Wala na siya roon. Ilang segundo pa lumipas bago nag-sink in sa akin ang nangyari. Nanayo ang balahibo kong bumalik ng tindahan. Yun po ang una. Matagal-tagal rin yung sumunod. Kasi naging abala kami noon kasi parating na yung Pasko. Sobrang daming tao sa tindahan. Kahit alas 10 na ng gabi, hindi pa rin nauubusan. Isang beses nga, nakita ko na naman po yung babae, pero hindi na sa rooftop. Nandoon siya sa may hagdanan. Sa counter area kasi, matatanaw mo yung hagdanan. Kahit maraming tao, talagang nagpakita po siya sa akin. Nakatayo lang siya sa hagdanan, para bang nakatanaw sa akin. Yung direksyon kasi ng ulo niya, sa akin nakatingin. Noong oras na iyon, hindi ko na malayan na kinakalabit na pala ako ng customer. Natauhan lang ako nung tinatapik na ng bakla yung pisngi ko. Namumutla daw kasi ako, tapos hindi makapagsalita. Mahigit isang minuto na raw akong tulala. Dumating ang manager namin at inasikaso ako. Kinausap ako sa kitchen. Hindi na ako nagkaila pa. Sinabi ko yung tungkol sa babaeng nagpapakita. Pinagdudahan pa ako ng manager namin kung may mental health issues daw ba ako. Akala niya siguro ay nababaliw na ako. Bago lang yung manager namin na iyon, kaya siguro wala siyang alam sa mga sinasabi ko. Kaya nagtanong-tanong ako sa mga mas naunang crew. Isa lang sa kanila ang may alam, si Ate Carol. Kwento niya, may nagpapakita raw talaga na babae sa tindahan. Pero sa iilan na tao lang daw yun nagpapakita at nagpaparamdam. Hindi kailanman nakita ni Ate Carol yun. Kinwento lang din sa kanya ng mga nakasabayan niya. Kaya wala rin siyang alam kung ano ba talaga ang ikinamatay
ng babaeng multo. Medyo gumaan ang pakiramdam ko kasi kahit paano may naniniwala sa akin. Pero hindi pa po doon natapos ang lahat. Parang gabi-gabi na lang noon na may nagpaparamdam sa akin. May pagkakataon pa nga na bigla na lang umaangat yung buhok ko. Nakaranas din ako ng parang may tao sa likod ko. Nakita ko rin yung babae sa refleksyon ng salamin sa main door. At ang pinakamalala pa, may humawak ng kamay ko habang nakaidlip ako sa storage room. Hindi na po talaga ako matahimik nito, Sir Jupiter. Lagi niya akong ginugulo sa tindahan. Talagang doon lang. Sa labas naman ay hindi siya sumusunod. Kaso, hindi lang sa taong 2019 siya nang gugulo. Sumampa ang 2020 at 2021. Hindi niya pa rin ako tinantanan. Alam mo yung pakiramdam na kahit sanay ka na, natatakot ka pa rin sa tuwing magpapakita siya. Hindi naman ako makaalis noon kasi dumating pa yung pandemya. Ang hirap makahanap ng trabaho. At itong pangalawa sa huli na karanasan ko, nangyari noong kabubukas lang namin ulit. Natengga kasi yun dahil nga sa pandemya. Naglilinis kami sa storage room noon nang biglang bumagsak yung isang galon. Nagkatinginan kami ni Ate Carol. Napailing na lang siya pero alam namin pareho na may kakaibang nangyayari. Sa maniwala pa nga kayo sa hindi, biglang nag-brown out ng ilang segundo noon. Sinubukan ko na magkwento sa iba pa naming ka-crew. Pero mga piloso po sila kasi ginagawa nilang biro ang sinasabi ko. Lalo na yung manager namin. Dahil hindi pa rin ako nilulubayan, naisip ko na alamin kung ano ba talaga ang ikinamatay ng babae. Hanggang sa may napagtanungan ako sa tapat ng tindahan ng sapatos. May matandang lalaki doon na nagtitinda ng sinturon. Sumimple lang naman ako ng tanong, pero hindi ko inaasahan yung sagot niya kasi alam na alam niya iyon. Kilala niya rin yung babae. Ang pangalan daw ng babae ay Jeneline. Sa katunayan, wala raw nakakaalam ng totoong kinamatay. Ang dami raw kasing anggulo. Sabi ng dating gwardiya doon, isang gabi pumasok yung babae sa tindahan. Akala nila bibili, pero walang nakapansin na umakyat daw sa rooftop. Makalipas lang daw ang halos 20 minutos, may babae nang nalaglag mula sa rooftop. Sa mismong tapat ng sapatusan bumagsak. Ang sabi ng gwardiya, baka raw nagyo silang sa taas, tapos aksidenteng nadulas. Pagbagsak kasi ng babae, may kasamang sigarilyo. Sabi naman ng ibang tindero, kasama yung matandang nakausap ko, yung babae daw ay taga-ibang lugar, pero may nobyo raw na crew. Nagtagpo daw yung dalawa sa rooftop noong break time. Nagkaroon ng pag-aaway. Itinulak daw ng lalaki yung babae, kaya nahulog. Ang dahilan ay pagseselos. Ang huling anggulo daw na tinitingnan ay hindi raw kapani-paniwala. May chismis kasi na yung babae may ibang relihiyon daw na kinabibilangan. Madalas daw ang babae sa tindahan. May time na naninigarilyo sa harapan. Kung sino daw ang makita nito at makausap, pinipilit niya na sumali sa relihiyon nila. Yung relihiyon daw, hindi tulad ng mga tipikal na alam natin. Hindi ko na lang babanggitin, basta may koneksyon ito sa kulto. Ang hinala ng ibang tao, tumalon mag-isa ang babae dahil kasama raw yon sa utos ng relihiyon nila.
ang labo ng panghuli pero kinilabutan ako. Hanggang ngayon ay napapaisip pa rin talaga ako ang daming kwento-kwento. Walang makapagpatunay. Yung investigasyon naman, hindi na nila nalaman ang resulta kasi hindi rin nahanap ang pamilya ng babae. 2017 rin kasi iyon nangyari. Yung mga taong nakasaksi sa nangyari, wala na rin doon. Maging yung mga dating crew at manager din. Umalis na ako sa trabaho na iyon noong nakaraang linggo lang. Mas lumala kasi ang pagpaparamdam niya. Mas nagagawa na niya akong hawakan. Nararamdaman ko siya sa tuwing gabi kahit na nga nagpalit na ako ng schedule. Nagpapakita pa rin siya sa akin. Umaga man o tanghali, hindi ko naman alam kung anong gusto niyang sabihin kasi wala akong kakayahan makabasa ng mga paramdam ng multo. Ano man ang dahilan ng multong si Jeneline, ang mahalaga ay malayo na ako sa kanya. Pero hindi ko pa rin alam kung talaga bang nilayuan na niya ako. Sa kwentong ito, ano sa tingin niyo ang totoong nangyari kay Jeneline? Naaksidente nga ba siya at nahulog? O may isang tao talaga na sinadya ang lahat para mamatay siya? O baka naman, totoong miyembro siya ng isang relihiyon na kung saan ang pagpapakamatay ay utos ng kanilang Diyos? Bago ko tapusin ang kwentong ito, gusto ko muna kayong tanungin. May alam ka ba sa pagkamatay ni Jeneline? Paramdam ng mga kaluluwa. Yabag. Magandang gabi sa mga nakikinig, lalo na sa iyo, Sir Jupiter. Tawagin mo na lang ako sa palayaw kong Maria. Ako po ay kasalukuyang nagtatrabaho sa ibang bansa, dito sa Al Ain, Abu Dhabi. Ang ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa mga yabag na naririnig ko sa second floor. Di ako makapaniwala na merong mga multo sa ganitong mga bahay. Lagi naman kasing maayos at alaga ang bahay ng amo ko. Tatlo kaming kasambahay dito, puro Pilipino. May tagabantay ng bata, kusinera at ako naman ang tagalinis. Tuwing Biyernes kami lang ng kusinera na si Ate Maylene ang naiiwan sa bahay. Pumupunta sila amo sa bahay ng magulang niya. Habang nasa kusina kami, nakarinig kami bigla ng matinis na tinig na nagsabing, "Hi!" Para itong dumaan lang sa hangin. Sabay kaming nagkatinginan ni Ate Maylene at lumingon sa may pinto kung saan galing ang boses. Tinanong ko sa kanya kung siya ba yun. Hindi naman daw, kaya nga raw tumingin din siya sa akin kasi akala niya ako. Hindi na lang namin iyon pinansin. Isang umaga nang matapos na kami sa paglilinis, lumabas si Ate Maylene at gulat na gulat siya nang makita niyang umaandar ang washing machine na walang laman. Tinanong niya ako kung bakit daw pinaandar ko na walang laman. "Te, di ako lumabas mula kanina, tsaka di ko papaandarin yan nang walang laman," sabi ko sa kanya. Nagkatinginan kami na puno ng pagtataka. Dumating ang araw ng Biyernes. Habang masaya kami na namamalansa ni Ate Maylene, bigla siyang nagtanong na may tao ba sa second floor. Sabi ko, "Wala." Sabi niya, may narinig siya na naglalakad. Sa second floor din pala, Sir Jupiter, andoon ang mga laruan na pangbabae. Karamihan mga manika na para sa akin ay nakakatakot ang mukha. Di ko inintindi si Ate Maylene hanggang sa ako na mismo ang nakakarinig ng mga yabag sa second floor.
parang mga batang nagtatakbuhan. August 6, 2021, habang nagpa-plancha kami, nakarinig kami ng kalabog sa kabilang silid. Ang playroom ng batang lalaki na anak ng aming amo. Pagtingin namin ay nalaglag pala ang kahon na naglalaman ng mga laruan. Nanindig ang mga balahibo namin. Imposible naman kasing malaglag yun, maliban na lang kung may gagalaw noon. Sir Jupiter, minsan napapaisip ako na baka kaluluwa iyon ng nanay ko. Pero nangyari lamang ang mga kababalaghang ito mula nang dumating ang kasamahan ko dito sa bahay. Duda ko na may kaluluwa ng bata ang nakasunod sa kanya. Noon kasing nagsilang siya ay patay na nang lumabas ang bata. At ang pagkakaalam ko ay hindi sila nag-alay ng dasal bago siya bumalik sa paninilbihan sa bahay. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana ay mas dumami pa ang anak ng takipsilim. Magandang gabi po sa inyong lahat.